Aabutin pa hanggang Hunyo ang nararanasan tagtuyot sa bansa. Kaya naman ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gumagawa na ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng El Niño phenomenon. Si Benji Durango sa detalye. Kaya ang mga magsasaka hanggang June pa aaray sa epekto nito. Sa ngayon, ang ating pinoproblema ay El Niño. Ito ang kwentuhan sa 169th Climate Forum na ginawa sa isang hotel sa Quezon City base sa kanilang 6-month forecast sa epekto ng El Niño, below normal hanggang way below normal ang ulan na mararanasan sa bansa. Katumbas ito ng halos walang ulan hanggang June. Sasabayan pa ng mainit na temperatura. Hanggang 12.1 degrees centigrade ang pinakamababang temperatura sa mga bulubunduking lugar, habang 40 degrees centigrade naman ang pinakamataas. Ang sobrang init pwede makaapekto hindi lang sa mga sakahan, kundi sa kuryente, katawan ng tao at kalusugan. Kung tayo ay madala sa labas at mainitan, dapat tamang kasuotan. Nagkakaroon tayo ng regularly pag-inom ng tubig upang hydrated ang katawan, upang hindi tayo ma-heatstroke. At siyempre yung pangangalaga sa posibleng sakit na manggagaling sa tubig na iniinom. Nagsabi na ang Department of Energy na sapat ang kanilang supply sa tag-init, pero ang mga dam na siya nagrarasyon ng tubig sa mga irigasyon, aaray na rin. Pagdating ng July hanggang August, bahagyang mag-iiba ang panahon. Pero base pa rin sa kalkulasyon ng PAGASA, kahit wet season na, bahagya lang babalik sa normal ang pag-ulan. Kaya mga dam na dumidilig sa mga tuyot na sakahan, may posibilidad din na hindi pa matutubigan. Ang Department of Agriculture, sinusolusyonan ito ng cloud seeding. Pero sabi ng PAGASA, wala pang siyentipikong pag-aaral na makakatulong ito. Nangangailangan kasi ito ng perpektong kondisyon ng kalangitan para gawing ulan ang isasaboy sa kalawakan. Hindi naman talaga perfect pa. But it's an option that one can take, but you need to have the right cloud. Pero di pa man tayo nakakaahon sa epekto ng tagtuyot, may isa agad kailangan paghandaan. Ang sobra-sobrang pag-ulan dulot naman ng La Niña. Pero may posibilidad na magkaroon tayo ng La Niña, kaya binibigyan na tayo ng advanced watch information para in case tumaas pa ang posibilidad na magka-Niña, handa rin tayo sa sobrang tubig na darating. March 2023 natin huling naranasan ito, pero ngayong taon, posible itong bumalik. Kung tutuusin, 3 hanggang 4 na taon muna bago ito magbalik, pero dahil sa climate change, nagiging mas madalas na ito. Nasa 3 hanggang 4 na bagyo ang pwede nating maranasan ngayong taon. Hindi lang sigurado kung gaano kalalakas. Kaya ang PAGASA, inibitahan sa forum ang mga ahensya ng gobyerno para paalalahanan. Isa-isa sila naglatag ng National Action Plan para mabawasan ang epekto nito sa bansa. Di pa man daw nangyayari, sabi ng DOST, mas makabubuting kumilos na ng mas maaga kaysa naman mabigla. Dahil nagbabago na ang kondisyon sa Pacific Ocean, na kumikiling ngayon papunta sa La Niña, kailangan na rin nating isipin yung kahandaan natin sa La Niña sa later half, no? Second half of the year. Baka mga July, August, no? Sabi nila. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.